Sige po. Focus po natin ang lahat ng ating puso at isip. Manatili tayo sa ating ganalagyan. Huwag na po tayong lahat pa. Huwag na po natin kausapin pa ang ating mga kapatid. Hayaan natin makapag-concentrate. Hayaan natin makapag-focus. So, oras na ito, limutin natin ang nakalipas. Limutan din natin muna ang mamaya. Ang araw at oras na ito, italagan natin sa ating pagpupuri at pagsamba sa Diyos. Sige po, itaas po natin ang ating dalawang kamay patungo na gilapos. Kailangin namin at nakilang Ama na ginisin ito ang aming puso at gabi karapat dapat maling sa pagdundong sa aming banal na presensya. Dalangin po namin, Ama, na bigyan niyo kami ng talino at maintindihan namin lahat ng aming mapapakilan. Bigyan niyo po kami ng malambot sa puso upang sa ganoon ay sagapin po namin lahat ang lahat ng aming matutukunan. Tulungan niyo po kami ito yung aming isang kabuhay. Ito po ay para sa aming kaligtasan, para sa aming kagalingan, para sa aming kumala, para nasa ng iyong mga dakilang kabutihan. Makapaglipod kami ng tamat tuloy-tuloy sa iyong dakilang harapan. Ay lahat ng aming patutukunan, Panginoon, ay upang gamitin mo rin po kami at maging instrumento sa maraming tao lalo na po sa aming mga mahal sa buhay. Kaya po, Ama, alam namin dakilang bagay na ang ginawa niyo po sa amin. At higit pang dakilang bagay ang gagawin niyo pa sa aming mga buhay. So, pinabalik namin po, Ama, ang lahat ng pangalan, kunin niyo po sa dakilang pangalan ni Cristo Jesus sa pangbabas sa ibang sa amin natin. Talakpakan natin ang malakas ng Diyos. Amen! Sige, tayong lahat ay mga kaupunan sa banal na presensya ng ating Panginoon. Itiyan niyo muna ang inyong katabit. Itiyan niyo sa kilit yan. What a beautiful face and what a beautiful smile. Okay, you know that to God. Sabihin po natin, be faithful. Be faithful. To God's mandate. For God. Nakasunin niyo. Ulitin natin, be faithful. Be faithful. To God's mandate. For God. He's chosen us. Sa Tagalog, maging tapat. Wala ng tao. Maging tapat. Sa mga atas ng Diyos. Sapagkat pinili niya tayo. Sa Ilocano. Buksan natin sa ikalawang kronika, 21:11. Second Chronicles, chapter 29, verse 11. Nasa lumang tipan po yun. Pag wala kayong ginagawa, assignment ninyo sa uluhin ninyo. From Genesis to Revelation, 66 books all in all. 66 na aklat mula Genesis hanggang Revelation. Ngayon, basa tayo sa 2 Chronicles 29 verse 11. Bakit 2 Chronicles? Kasi ang Chronicles ay may dalawang aklat, the first and the second Chronicles. Sa Tagalog, unang kronika at ikalawang kronika. Sa ikalawang kronika, 29 versikulo 11. Yan, mga anak, huwag na kayong mag-aksaya ng panahon. Huwag na kayong magpabaya. Kayo ang pinili ni Yahweh o ng Diyos, si Yahweh, si Jehovah, ang Ama, na mag-aalay ng handog at magsunog ng insenso at mamuna sa pangsamba sa Kanya. So, ang mensahe ng Diyos ay pinamagatang be faithful for God's mandate because God has chosen us. Ngayon, i-tackle yung the word mandate, yung atas, pakisabi atas. Atas. Yan. May mga tao na hindi nila kilala ang Panginoon. So, kinakailangan makilala ang tunay na Diyos bilang Diyos, Panginoon at Tagapagligtas. Alam na alam natin, di ba, na si Kristo para sa ilan, tao lamang. Si Kristo para sa ilan ay maliit lamang na Diyos, no? Parang siopaw, irregular, merong special. Nagi po yun. Para sa kanila, si Kristo ay propeta lamang at yung kanilang mga religious leader ay mas mataas pa
si Jesus, great prophet, yung kanilang religious leader, at yung iba, ang kanilang leader ay anghel pa. So, mali din po yun. Alam nating lahat na si Jesus ay Diyos. Tama po ba? Diyos na nagkatawang tao. May naniniwala na walang impyerno. Eh kung walang impyerno, eh bakit pa tayo nagsusumikap? Di ba? Let us drink and be merry. Eh wala naman pa ng impyerno. Pero meron pong impyerno. Isang araw ay pag-aaralan natin ng isa-isa yon. At mga minamahal, tayo po ay tumanggap kay Christ bilang Lord and Savior ng ating buhay. Tama po ba? At dahil dito, tayo po ay nakaranas ng pagbabago. At pag tayo ay hindi nagpatuloy sa ating pagbabago, tayo po ay, sabi ng Biblia, nag-aaksaya ng panahon. Nagpapabaya. No? Tayo po ay hindi nagpapatuloy. So, kinakailangan tayo ay magpatuloy. Pakisabi, magpatuloy. Yan. At pagkatapos noon, habang tayo po ay nagpapatuloy sa pagbabago, tayo rin po ay nagkakaroon ng pagnanasa, desire, na tayo ay makapaglingkod sa Diyos. Tama po ba? Tayo po ay nakakasama sa paghayo, tayo po ay nakakatayo sa harapan, tayo ay nakakaawit at sumasayaw sa Panginoon. Ang tayo po ay nagiging mga ngaral, amin po ba, nagmi-mission, etc., etc. Ibig sabihin, tayo po ngayon ay lumalagay na sa ating panawagan o nakapaglilingkod na tayo sa Diyos. At kinakailangan tayo ay huwag magpabaya. Kinakailangan magpatuloy tayo sa ating paglilingkod. Amin po ba? Ngayon, minsan sa ating paglilingkod sa Diyos, minsan naliligaw o nalilihis tayo. Ano ang ibig sabihin noon? Na kung magkaminsan, may mga bagay-bagay na ginagawa tayo na hindi ito pinapagawa ng Diyos. Itaan pa ba? Halimbawa, sinabi ni Lola sa apo, apo, no? Magbukas ka ng pinggan. Ang sagot niya, wait lang. Ang ibig sabihin, meron siyang pagpapabaya. Sapagkat pinapabugas siya ng pinggan, eh, wait lang ang sinasabi niya. Ngayon, sinabi sa kanya ni Lolo, apo, ikaw ay bumili ng suka. Ang ginawa ni apo, umalis. Pero hindi suka ang binili, toyo. Sapagkat siya ay pinutoyo. Ibig sabihin, sumunod siya. Tama? Umalis naman siya ng bahay, pumunta ng tindahan. No? Ngayon, di na tindahan. May save for life. Pakisang araw, may sili na rito. Pero okay lang naman sili, basta good ang palabas. Tama? Ano sumasagot? Lalo na kung ako yung bida. So ngayon, siya ay sumunod, siya ay umalis, may binili siya. But the problem, yung binili niya, hindi ito yung utas, utos ni Lolo. Tama. So, ibig sabihin, mayroong papapabaya. Ibig sabihin, kapag hindi natin ginawa ang isang bagay, o hindi natin pinagpatuloy, may papapabaya. At kung sakaling gumawa man tayo, pero hindi yung iniuutos ng Diyos, mayroon ding papapabaya. Amin po ba? Neglect. Neglect of duty. Kaya ang sabi nga noon ng 2 Chronicles 29 verse 11, kung ipaparaphrase natin, be faithful to God's mandate because God has chosen us. Pakisabi, pinili ako ng Diyos. Alam mo ba kung bakit nakikinig at nanonood kung bakit nandito ka ngayon? Pinili ka ng Diyos. Ang Diyos mismo ang nagdala sa iyo rito. Ang Diyos mismo ang naging dahilan para makapakinig at makapanood ka. Maaring may ginamit ang Lord na instrumento para makarating ka rito, pero ang Diyos mismo ang nagdala sa iyo sa lugar ito. Maaring hindi sinasadya na nasumpungan mo sa FB ito, sa internet. Maaring hindi sinasadya nasumpungan mo ito sa radio, sa TV, o nakapanood ka ng DVD. Pero gusto kong sabihin sa iyo, ang Diyos mismo ang nagplan niya. Ang totoo lang, matagal ka nang kinakalabit ni Lord eh. Matagal ka nang kinakausap ni Lord. Matagal ka nang sinasabihan ng Panginoon.
And last Tuesday, ay nagkakainan kami sa isang restaurant. At tinawag ko yung isang lalaki, sabi ko saan, hindi ka, dito ka, upo ka sa tabi ko. Mantulot siya, pero sinikap ko na paupuin siya. At ang sabi niya sa akin, ito po, alam po ba ninyo, narinig ko o sinabi sa akin ng Lord, I do not know no, how the Lord spoke to him. Ang sabi niya, matagal ko na pong narinig na sinasabi sa akin ng Lord na lumapit po sa inyo, makipag-usap sa inyo. Kaya lang nahihiya po ako. Sabi ko, so nagkwentuhan kami dalawa, ano po, at bless na bless siya, tumuntuwa siya sapagkat marami siyang natutunan. At ang sabi ko sa kanya, kapag kailangan mo pa ako, o may maitutulong, may magagawa ako sa'yo, sabi ko sa kanya, nandito lang ako. Huwag kang matakot, huwag kang mahiya. Amen? Pagkasabi sa katabi mo, huwag mahiya sa lingkod ng Diyos. Kung kinakailangan ang lingkod ng Diyos, huwag mahiya. Kung tumihaabot sa lingkod ng Diyos, huwag ding mahiya. Yan man ay yung ano ba yun? Ararawan ba yun? Ibigay! Huwag mahiya. Kung merong ano ba yun? Mga tulya, mga tahong, huwag mahiya. Agabi nga pagdating ko rito, naganap ako ng ulam ni masarap yung ulam. Kaya ano, sabi ko, ulam ng ano ha? Ulam ng ampalaya. Isa kasi, nakakasawa yung mga french fries, hamburger, chicken joy. Nakakasawa yun eh. Kailangan, maghanap ka naman, kumain ka naman ng mga dininding, mga saluyot, no? Kaya minsan, kahit ako nakakarating dito, may mga inuuwi sila Pastora Roan doon sa Maynila. Ay, bless na bless ako. Yan ba yung may saluyot ba? Lalo na, bless po yun. Amen po ba? May tao pa mo ba dito? Alam mo, may mga taong pag binigyan mo ng milyon ang ligaya nila. Pero may mga taong hindi naman nila kailangan ng milyon eh. Pero kung gusto magbigay ng milyon, alam ka naman, hindi natin tanggapin yun. Bilisan. Pero it doesn't mean na simple na give lang yan. You know, it gives joy. Nakakapagbigay po yan ng kaligayahan. Amin po ba? Magpakan natin si Lord. In fact, galing po ako ng reunion kahapon ng aming classmates kasi for the meantime, ginawa nila ako leader. Actually, tinanggihan ko na yun kasi busy ako. Pero talaga nakiusap na tanggapin ko. And I take the responsibility upang sa ganoon ay makita ko kung ano rin yung kalagayan nila. At na nagpapasalamat ako sa Diyos, the Lord is using me, no, in His own special way to reach out His people upang sa ganoon ay masabi natin sa kanila na mabuti ang Diyos. Amen po. Katuloy nga pong napakabuti ng ating Panginoon. Amen? Pakisabi nga po natin, mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos. Glory to God. So mga minamahal, ang sabi ng Biblia, huwag kayong magpabaya. Nang ibig sabihin, gawin ninyo, at huwag nyo lang gawin, gawin ninyo ng patuloy. Mga minamahal, kapag tinanggap natin si Christ bilang Lord God Savior ng buhay natin, papasok mo tayo ng langit. Magmamana tayo ng buhay na walang hanggan. Alam po ninyo, napakaigingin ng buhay. Kasama mo ngayon, mapabalitaan mo na lang, wala na. Kaibigan mo ngayon, mapabalitaan mo na lang, wala na, papay na. Mahal mo sa buhay, mapabalitaan mo na lang, wala na, papay na. Minsan nga, kaya natutuwa rin ako, ginawa na ako ng mga anak ko ng FB. Unti-unti na natututo. Bagamat nung una, ayoko sana. Eh, pero sabi nga ng anak ko, parpa, Friendster nga, wala ka eh. Ngayon, takos na yung Friendster, FB na, wala ka pa rin, nalilate ka na. Pero nakakatuwa kasi dito ay namimit natin yung ating mga old friends, old classmates, and relatives na nasa malalayo. Amin po ba? Minsan, malungkot nga lang sapagkat nakita ko sa FB, nililibing na yung pinsan ko. At ang sabi ko sa pinsan ko na nag-post, sabi ko, alam mo, hindi ka man lang nag-PM. Biglang pinos mo, libing na. Hindi mo man lang pinaalam na siya ay may karamdaman, hindi mo man lang pinaalam
na siya ay nasa nakaburon. Eh sabi niya, busy. Hindi ka masakit, masakit eh. Minsan, tinitake for granted yung pagtulong sa mga nangangailangan, lalo na sa ating mga mahal sa buhay, pagtamay sa kanila. At nakita ko ba, isa pa rin ang mag-anak na nasa FB, galing sa abroad, at nagsama-sama ng pamilya, nagsama-sama ng mga magkakamag-anak. Sabi, nagulat na lang ako. Nasa ICU na. Sapagkat sumakay ng motor, yung dalawa sumakay ng motor, tapos may nag-overtake yata, o sila yata yung nag-overtake. Hindi ko alam kung naka-helmet o hindi, nabagok yung ulo, and after that, patay. Sipin mo, ilang years sa ibang bansa, tapos nagpunta lang ng Pilipinas para makapiling ng ilang buwan lamang ang family ng mga kamag-anakan at extend ng 1 month para lalo pang makapiling ang family ng mga kamag-anakan, pero hindi na babalik ng Dubai. Sapagkat hindi inaasahang pangyayari na matay. Mga minamahal, napakahalaga ng kaligtasan natin lahat. Hindi pwedeng sabihin natin nakamit na natin ang maraming bagay sa mundong ibabaw na ito, nakakamit na natin ang maraming bagay sa mundong ibabaw na ito, ayos na ito. Ang kinakailangan natin maligtas tayo. Kinakailangan natin ng buhay na walang hanggan. At ang kaligtasan ng buhay na walang hanggan ay nagina. Ang alawa, pag tinanggap natin si Christ bilang Lord and Savior ng buhay natin, alam natin na ang Diyos ay nagpapagaling at gumagawa ng himala. Maraming mga bagay na hindi mo maintindihan, hindi mo maunawaan. Ang hirap sagapin ng ating mga isipan, paano mangyayari ang kagalingan? Paano mangyayari ang himala? Pero ang hinihiling lang ng Lord, we have to believe. Maniwala lang. Amen po ba? Iyong paniniwala, hindi mo kinakailangan ng 5 senses mo. Kasi ang iyong pang-amoy ay hindi kinakailangan sa faith. Ang iyong pambinig ay hindi kinakailangan sa faith. Ang iyong pangkita, ang iyong pang-amoy, pangdama, these are all, no? Cannot be used, no? Sa ating pananampalataya. So, ang pananampalataya natin is beyond, no? What we feel, what we think, what we see, what we hear, kung ano yung naaamoy natin, hindi. Pag sinabing, maniwala ka, manampalataya ka, manampalataya lang, ganun lang. May tao pa ba rito? Amin po ba? Ako lang, sabi ko nga, matagal lang nagsasabi yung anak ko, pa, sabi niya, kailangan mo talaga ng laptop, binibili sa kanya ng laptop, nasira naman kaagad, kasi second hand yung laptop niya. Tapos sinisigap niya gamitin yung laptop niya, pero 4th year na siya, graduating na siya ngayon. Salamat sa inyong prayers and support. At sabi niya pa, kailangan ko na talaga ng laptop. At nakikinig pa ho ba tayo? Kasi graduating na ako, thesis. At purihin ang pangalan ng Panginoon, nakikinig po ba tayo? Amen! Alam ng Diyos ang ating mga pangangailangan. Amen! Amen! And God knows how to give it, and God knows how to give it in a perfect time. May tao po ba dito? One time, sabi niya sa akin, pa, sama ka. Sabi ko, sama pa talaga ako. Opo pa. At purihin ang pangalan ng Panginoon, sabi niya, Habakkuk 2:4, write it down. Habakkuk 2:4. Isulat mo yung mga pangako ng Diyos. Isulat mo yung mga kabutihan ng Diyos. Habakkuk 2:4, Habakkuk 2:4, write it down. Alam mo ba na kapag dumadalo ka, nakikinig ka, maglista ka. Magdala ka ng notebook, pwede mong ilabas yung anumang pwede mong ilabas, pwede anumang pwede mong isulat. Hindi, gamitin mo yan. Sulat ng sulat. Huwag na magkwentuhan, huwag na magkalagitan. Sulat lang ng sulat. Pag kinakalabit ka, sabihin mo, nakikinig ako. Gusto mo, sulatan kita eh. Kalabit ka, sulat. Nakikinig ko ho ba tayo? At pag uwi mo ng bahay, sa free time mo, i-review mo yan. So sabi ng anak ko pa, sabi niya, sama ka, masige, saan pa tayo? Punta kami sa isang lugar. At purihin ang pangalan ng Diyos. Nakakatuwa, Habakkuk 2:4. So ngayon, meron siyang laptop, hindi second hand. Amen! Amen. Hindi po sirain. Amen! Amen!
At purihin ang pangalan ng Panginoon, kinakain pa. Apple. Apple yung laptop niya. Amen! Purihin ang pangalan ng Diyos sa buhay. Apple yung laptop niya. Naiginig pa ho ba tayo? He prepares Apple. Kasi yung cellphone niya din is Apple din para ano raw, para compatible. At di siya sanay sa Android, masanay siya sa Apple. Amin po ba? Tama mo rin ito. Kaya huwag lang ng gano'n. Huwag kinusang-kinus. Huwag lakad ng lakad. Makinig tayo maingi. Nang pag mayroong mga niloloko si Satan, biglang aalis. Awatin mo. Sabihin mo si Satan lang yan, himihila sa'yo palabas. Kasi sinakakatagal si Satan eh. Yung ganda na sinasabi ng libon ng Diyos eh. Pakisabi, Apol! Apol! Palakpakan natin si Lord. Okay, oh, nakibitin ka pa ba? Ano, may pinag-pray ka ba? Wala pa ba? Like, konting tiis lang, pag talagang kalooban ng Diyos yan, may takdang panahon ang Lord sa lahat ng bagay. Amen. Amen. At kung saan yung hinihiling mo, hindi yan yung parang sa'yo, magbibigay pa rin ang Lord ng parang sa'yo. Amen! Amen. At napakainam at napakaganda. Kaya anong sabi sa Mateo 6.33, Matthew 6.33, wala kang gagawin, unahin mo lang ang Diyos. Lagi mo lang unahin ang Diyos. Ang sabi ko, huwag na magbintuhan. Yung mga kapatid natin, medyo matagal na, ayaw ka sanang gawin ito. Paghiwa-hiwalayin mo kaya sila. Yung mga nagkikwentuhan at nagkakalagitan, sige nga. Ayaw ka sanang gawin ito. Alam nyo naman, mabait tayong tao. Pero kung kayo din yan, at pati upuan ay pinaghihilanin nyo, tinan mo na, kita may upuan, okay, napasayaw mo na. Yung walang mangyayari, maghiwa-hiwalay kaya kayo. Sige na. Maganda. Eh kasi pati upuan, pinapasayaw ko eh. Yan. Siguro tabihan ng mga matatanda. Hindi pa actually matatanda. Ito yung na medyo dalawang paking buklat. Hindi, dakla. So okay, nakikinig ko ba kayo? Habang kong pupo, saulungin mo yan. Ako, parang wala pa. Parang hindi mangyayari, hindi magagana pa. May siyempre, gusto mo na magtampo kay Lord. Ano ka ba naman, Lord? Meron kaya kang tinitingnan na. Meron kaya ating tinitingnan at tinititigan. Mga minamahal, ang kinakailangan natin, pananampalataya. What you need is faith. Eh, hindi ko naman naamoy, hindi ko naman nakikita, hindi ko naman naman nararamdaman, hindi ko naman naririnig. Pananampalataya na eh. Ang pananampalataya ay hindi mo naririnig. Ikalawang Korinto 5.7, 2 Corinthians 5.7, narayin daw. Ikalawang Korinto 5.7, hindi mo nakikita, hindi mo naririnig, hindi mo naamoy. Eh, pananampalataya na eh. Basta ang gagawin mo, maniwala ka. Saan magmumula? Paano? Just believe. Only believe. Kailangan ko rin sa 5-7. Ang gagawin mo lang, maniwala, manampalataya. At pagkatapos, unahin mo lang yung sunod. Sino ba ang magbibigay sa atin ng mga magaganda at mabubuting bagay na magaling natin mala? Di ba si Lord? Pagising mo sa umaga, mag-cellphone na gawa ka ng Bible. Pagising sa umaga, magbasa ka ng Biblia, mag-pray ka. Thank you, Lord. Good morning, Lord. Bago ka matulog sa gabi, good night, Lord. Pwede ka naman mag-good night sa iba eh, pero mag-good night ka rin, Lord. Pagdating ng araw ng pagsamba, unahin mo si Lord. Pagdating sa paglilingkod, unahin mo si Lord. Pagdating ng blessing mo, unahin mo si Lord. Huwag mo i-program yung sarili mo. O eh, mag-oras ng bigay yan, 5 piso kay Lord, o 20 kay Lord, 50 kay Lord. Huwag mo i-program.
sabihin mo, Lord, bahala ka na. Kung ilan talaga yung nararapat yung tama, yun lang. May tao pa ba? Halimbawa, may anak ka, ang baon niya dapat 50 pesos kasi nga, pamasahe, pangmerenda, o maaaring may babayaran pa siya, binigay mo 25. Na hindi matutuwa yun. Kulang eh. Bakit hindi na pumasok yun? Ganun din si Lord. Pag kinukulangan mo siya, hindi rin siya natutuwa. Para matuwa si Lord at ibigay ang lahat ng ating mga pangangailangan higit pa sa ating inaasahan, kunahin natin palagi si Lord. Amen? Palakpan natin ang Panginoong Diyos na buhay. Sinan mo, malakas na palakpan. Kaya po mga minamahal, ang isa lang sinasabi sa atin ng Lord, magpatuloy tayo sa pagdalog. Magpatuloy tayo sa paglilingkod. Sa paghayo, sa pagtayo, sa paglalog, ituloy natin. Kasi kung magkaminsan talagang aminin natin, minsan talaga parang sumusuko o maatras, bumibigay tayo na tama. Minsan talaga parang ayaw mo na. Minsan talaga parang nahihila ka ng kung sino-sino. O, ba't ka patadalo? Ba't ka pang maglilikot? Ba't ka pang magbibigay? Minsan parang gusto mo na silang paniwalaan. Minsan yung ating mga laman, parang gusto umatas, parang gusto sumuko. Kagaya nga ng kausap ko kahapon, ano yung sabi niya? Bakit ganun? Sabi niya, magpipray ako. Pagkatapos kong magpray, ang taas ng pananampalataya ko. Pero pagkatapos mo kong magpray, parang natututa na ako. Maraming ganon, sa totoo lang. Magpipray, magpapas, attend ng prayer meeting. Pero pagkatapos, totoo kaya? Mangyari kaya? Maraming nakakaranas mo. Pero mga minamahal, ang kinakailangan natin, maniwala, manampalataya. Pakisabi nga natin, God is good! And all the time! God is good. Palapagan natin si Lord. Alam niyo, ang buhay ng tao parang gulong daw yan ang palad eh. Ikaw ay nasa ilalim minsan, minsan nasa ibabaw ka. Pero alam mo niyo, pag Kristiyano ka, pag nasa ibabaw ka, very good. At kahit magpunta ka sa ilalim, okay lang! Amen. Hindi ka mapaflat, hindi ka maiipit, tutulungan ka ni Lord. Amen! Palakpakan natin si Lord. Ang sarap maging Kristiyano. It's a joy to be a Christian, sabi nga sa kanta. It's a joy to be a Christian, it's a joy. It's a joy to be a Christian, it's a joy. Kanta po yun. So mga minamahal, ang kinakailangan natin, tuloy-tuloy. Pakisabi, tuloy-tuloy! Huwag tayong titigil, huwag tayong susuko, huwag tayong maatras. At sa totoo lang, hindi lang dapat tuloy-tuloy eh. Dapat yung ating paglilingkod sa Diyos, palaki ng palaki. Nakikinig pa mo ba kayo? Hindi lang ganyan, ang liit niyan eh. Ano yan? Heart, ito. Nakikinig ba tayo? Pakisabi nyo nga. Ngayon ba? Sige, ganito nga kayo. Hindi no, laro tayo. Yan. Mark yan, Emily dyan eh. Ito, ganito tayo. Yan. Dapat, hindi lang ganyan. Dapat palaki ng palaki ang pag-ibig mo kay Lord. At huwag kang mag-alala. Ang pag-ibig din sa iyo ng Lord, palaki ng palaki. Amen! Malapakan natin ang pangabutuhan ng Panginoon ng pag-ibig kay Lord. Glory to God. So mga minamahal, magpatuloy tayo. Huwag tayong babalik sa bisyo at kasalanan. Magpatuloy tayo, huwag na huwag tayong hindi maglilingkod sa Diyos. Halimbawa, isang pastor. Patuloy naman siyang umaattend si pastor. Patuloy naman siya nag-iikap po, nag-request for words, pero si pastor hindi na nangangaral. Pero si pastor hindi na humahayo. Sa tingin ninyo, nasa gitna pa ba ng kalooban si pastor? Ang tawag doon, backslider pa rin. May mga backslider na bumalik sa kasalanan. Alam mo bang pag bumalik ka sa kasalanan, lalala ka pa? Lalala ka pa.
Mateo 12:43-45. Mateo 12:43-45. Lalala ka pa. Di nalinis ka na, no? Nalinis ka na. Nawala na yung mga demonyo sa katawan mo. Nakikinig pa ba tayo? Ngayon, eh tumigil ka na kay Lord. Nakikinig pa ba tayo? Tumigil ka na kay Lord. Naku! Sasabihin ng mga demonyo kumalis sa'yo, bro, wala na kay Lord. Balik na tayo. At ang gagawin pa ng mga demonyo ito, mga tawag pa yan, mga friends, friendly, bestie. O bakante, o. Bakante, balik tayo. So, lalala pa. Ngunit, may mga tinatawag na mga backslide sa tawag sa holy. Na dating pastor, dating mga aral, umaatin pa rin naman, naglilibot pa rin naman, o I mean sa nagkakalo pa rin naman, pero hindi na siya nangangaral, hindi na siya humahayo, ang tawag doon, backslider. Isa pang backslider, saan matatagpuan nyo? Sa John 21:1-3. John 21:1-3. Dating mga mangingisda, sila Apostol Pablo, Apostol Pedro pala, dating mga mangingisda. Pero sa kanilang pagiging mangingisda, sila po ay nag-backslide. Anong ginawa nila? Bumalik pa sa bisyo, sa katalanan? Hindi. Saan sila bumalik? Sa pangingisda. Minsan talaga darating at darating talaga sa punto ng buhay natin ang daming pagsubok na darating. Minsan gusto mo nang bumalik sa bisyo, sa katalanan, o kung magkamisan, gusto mo nang tumigil sa paglilipot. So tumigil sila. Pero pinabalik sila ng Lord. Amen. May tao pa mo ba rito? Ganon din naman si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo, pakinggan natin itong maigi, ay tinawag ng Panginoon Apostol Pablo, Timoteo, Silas, Apolos, at Barnabas, at ang mga kasama niya ay tinawag ng Diyos sa mga hintil. Ano yung mga hintil? The non-Jews. At tayong mga Pilipino ay kasama sa mga hintil. Noon, ang tawag is the Jews and the non-Jews, at ang non-Jews ay kung tawagin ay Gentiles. And we belong to the Gentile nations. At ang mabutihan lang ng Diyos na born again tayo. Tinanggap natin si Christ bilang Lord and Savior ng ating buhay. Nakikinig ba tayo? At dahil dito, tinawag tayong mga spiritual Jew. Hindi tayo anak ni Abraham, pero ngayon ay naging anak tayo ni Abraham dahil kay Kristo Jesus. At yung mga pangako ng Diyos, yung blessing ng Diyos kay Abraham, ay blessing din para sa atin. Makinig po tayong maigi. Minsan, may mga kapatiran tayo ayaw ng children ministry. Kasi ang children ministry, magulo, makulit, maingay. Pero alam ba ninyo kung bakit pinagpala ng Diyos si Abraham? Sapagkat ang mga batang iyan, ang mga anak na iyan, ay ginabayan niya sa daan ng katwiran. Ang ministry natin ay hindi lamang para sa matatanda. Ang ministry natin ay hindi lamang para sa ating mga kabarangay at kababaryo. Ang ating ministry ay hindi lamang para sa mga kabataan. Ang ating ministry ay para din sa mga bata. Huwag natin silang iniligit. At kapag tayo po ay gumagarap sa ating mga tungkulin, hindi pwedeng hindi tayo pagpalain ng ating Panginoon. Palapayan natin sa Lord. Isa lang po ang dinitiin ko rito at di ba naman ito kinakailangan pakahaba-habaan pa. Apat na oras lang naman ito. Ay, stende, may ilan ito. Ang sinasabi sa akin ng Diyos, huwag kang magpapaya. Huwag kang magpula. Huwag kang mag-asaya ng oras. Kasi ang Diyos mismo ang tumawag, ang Diyos mismo ang pumitin sa'yo. Bagus ang sinasabi ng Lord, pagputihin mo. Give your best. Life is short, don't waste it. Alam mo, meron tayong mensahe nakapos sa FB natin, Kingdom of Jesus Fellowship International. Nakapos sa FB natin. Pero meron pa rin tayong FB na Kingdom of Jesus at sinisigap natin, mga members lang ng KOJF ang kapatid natin dito. Talaga yung mga close friends. At kung hindi ay inaalis natin o ina-unfollow natin. Pero meron tayong fan page sa Kingdom of Jesus Fellowship International. May nakapos doon.
Life is short, don't waste it. Ano sabi na isang pastor na nakausap ko? Sabi niya, alam po ninyo, nakita ko yung mensahe ninyo, life is short, don't waste it. Kinopi ako, pinderis ko rin. Sabi ko sa kanya, sige, kopyahin mo ng kopyahin. I-press mo ng i-press. Tumantuma siya. Kaya po, ang ating FB ay hindi pwede pabayaan. Ang ating radio ay hindi pwede pabayaan. Ang ating TV hindi pwede pabayaan. Magus pa nga ay kinakailangan panawakin, parangihin at palaguin. Nalibinig po ba tayo? Hindi tayo dapat namamahina. And listen very carefully. Pakinggan mo itong maigi. At sana mag-serve itong warning sa atin. Kapag tinakasan mo, inanisan mo, ang tawag mo, ang kalooban ng Lord, hindi mo na ginagawa, o ikaw ay malilinis. Lalo na kung alam na alam mo yung tawag mo, binibigyan ka ng prophecy, at ikaw ay maliligaw, malalayo, malilinis. Listen very carefully. May tendency, kunin ka na nito. And this is not a joke. Hindi ako nagbibiro. Magamat, nakakangiti, na nakakatakot. Nostalgic, very nostalgic. Nagiging ka buba tayo. May tendency, kunin ka na ni Lord. And people will be shocked. Umuwi ka na kay Lord. Baka may pagkukulang. Kaya sabi nga sa kanta, ayaw ko magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw ko magkulang ng kabanalan mo. Kasi kung magkamisan, mas maganda magkulang naman mo. Kasi naulanan ka, naaraw ka, babiyahin ka. Kasi mainit ang panahon. Maalik ka po. Layo. Buti pa, dito na lang tayo. Misan ganun yan eh. Misan, pag may ministeryo ka, puro problema yun. Tayo nga rin na may problema rin, doble-doble pa. Totoo po yun. Misan yung pinapagawa sa inyong Diyos, misan parang ayaw mo na, maaaring umalis ka na. Ikwento ko sa inyo si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo, Barnabas, Apollos, Titus, Silas, his group, they are apostles. They were apostles to the Gentiles. Peter, James, and John, and the 12 apostles, the original 12 apostles, they were apostles to the Jews. Sila Pedro at ang 12 ay mga apostol sa mga Hudyo. Pero sila, sabi ng Lord sa kanila, Matthew 10, go to the lost sheep of Israel. Pero iba si Barnabas, Pablo, Silas, Apollos, sila ay para sa mga Gentiles. Romans chapter 9 and Romans chapter 10. Si Apostol Pablo, mahal na mahal ang kanyang mga kababayan. Nakikinig ba tayo? Amen. Anong sabi niya? Pakasumpain na rin ako. Alang-alang sa aking mga kababayan. Parang si Moses. Si Moses, sabi niya, Lord, kung itong mga Israelita, sobrang tigas ng ulo eh, ay bumurahin mo ang kanilang pangalan sa alat ng buhay sa langit, pati ako burahin mo na rin. Sa una, maganda yan. Pero sa bandang huli, mahirap na rin yun. Baka pati siya maburan. Listen very carefully. Hindi ito barkada system. Okay lang na makipagkaibigan, okay lang na makipagbarkada, okay lang na makipag-reunion, makipag-alumni. Ako, I have so many groups ngayon na nasasama, nasasalihan. And listen very carefully. Sikapin mo lang. Hindi ikaw ang madadala nila sa kasamaan. Bagkos, ikaw ang mag-aahon sa kanila sa kabutihan. Amen! Always remember that we are the salt and the light of this world. Nakakatawa ang isang kapatid natin sa Panginoon. Bata pa siya, kabataan, Christian siya. Pero dumating ang time, nag-backslide siya. Hanggang dumating ang time, naging dalagang ina siya. Pero dumating ang time na naginip siya. Kinakatok ng Lord yung puso niya.
Anong sabi ng nanay niya at ng kanyang ate? Baka last call mo na yan. Tugunin mo na. Baka last call mo na yan. Tugunin mo na. So tinugon niya. At nakakatuwa. Nakapost sa kanyang FB. Anong sabi niya? Nagpapasalamat siya sa Diyos. Maraming blessing. That's true. Ako tuwan-tuwa sa kanya. Misa, hindi naman kasi sinasadya. Nakikita ko yung sobre. Dahil tinitingnan ko yung likuran, tinapagparin ko. Pero nakikita ko yung mga dapat lagyan doon, nilalagyan niya. Nakakatawa. Bagong balik kayo. At ang sabi niya, maraming blessing. May nagsabi sa kanya, na-friend niya, oh, inuman na tayo! Sumagot siya. Out na ako sa kasalanan. Kasi lagi akong on duty. Ano yung sabihin ng on duty palagi? Kristiyano! Araw-araw. Amen? Hindi nagbabago. Alapahan natin si Lord, on duty. Hindi iba kasi nag-o-off eh. Nag-o-off sila eh. Misan online, misan offline eh. Nakakatawa. And what the reason why the Lord is blessing him continually is because he is seeking God's will. No? Talagang kung ano yung kalooban ng Lord, ito yung hinahanap niya. She prioritized the Lord. At hindi makakalimot at tuloy-tuloy yun. Amen? Amen. Kasi pag nakalimot yun, huwag ka na dapat makalimot pa. Nahihinig pa ho ba tayo? Mga minamahal, anong tawag nyo sa isang puno na hindi namumunga? Anong tawag sa isang puno hindi namumunga? Anong tawag ninyo sa isang puno hindi namumunga? Tuod. Tuod, di ba? Sa Tagalog yun eh. Yung hindi namumunga puno, tuod. Di ba? May tao pa ba rito? Amen! Alam niyo po, meron po sa banal na kasulatan, sabi ganun sa banal na kasulatan, tumugtog kami ng flauta. Hindi naman kayo sumayaw. Umiyak kami. Hindi naman kayo nalungkot. Umawit kami ng mga malulungkot na awit, hindi naman kayo nalungkot. So, ibig sabihin nun, mga tuod yun. Alam niyo ibig sabihin ng mga tuod? Yung parang walang nangyayari. Walang pakaramda. Walang pagbabago. Amin po ba? Naniniwala ako hindi tayo mga tuod dito. So, mga minamahal, ito pong si Apostol Pablo, balikan natin. Dahil sa kanyang pagmamahal sa mga Israelita, ang ginagawa niya, listen very carefully. Instead na siya pupunta sa Gentiles, pupunta siya muna sa mga Israelita. At dahil dito, yung mga Israelita, ihahagi siya naman siya sa mga Hintil. Brethren, itong ginagawa ni Apostol Pablo ay mali. Sapagkat, hindi siya dapat doon sa mga Hudyo. Doon siya dapat sa mga Hintil. Minsan ganyan tayo eh. May mga bagay kung magkamit na hindi naman tayo napapunta sa lugar na yon, punta tayo ng punta, kaya napapunta sa lugar na ganito, ayaw natin pumunta. Minsan may calling tayong ganito, ayaw natin lagyan yun, ibang calling na nilalagyan natin. Yun si Pablo. Nagigilig pa ho ba tayo? Kaya sa Gawa 16, makikita mo roon na si Apostol Pablo ay papuntang at ang mga kasama, may papuntahan na namang lugar. Sa Gawa 16 yun, simula po roon sa 1. Meron na naman po silang pupuntahan lugar sa Gawa 16, may pupuntahan na naman. Amin po ba? Pero po,
pinigil sila ng Espiritu ni Jesus. At sa pagpigil sa kanila ng Espiritu ni Jesus, pinapunta sila, pinigil na sila, na po, pinapapunta sila sa ibang lugar. Ginagabihan, di siya perenyar pulit. Kaya ito po, gabay sa mga leaders natin na humahayo. Kahit na yung mga lugar na yan, gusto mong puntahan at nakaprogram na yan. Pero pag dinire kayo ng Lord sa lugar na ganito, puntahan ninyo. Baka hindi na nangangailangan yun kesa sa lugar na pupuntahan ninyo. And you must be sensitive. Ngayon, ginagabihan na naginip si Pablo. At siya ay pinapapunta ng Lord, pinapapunta sila ni Lord ng Macedonia. At pagdating ng Macedonia, isa sa naligtas, si Lydia. At si Lydia ay hindi lamang naligtas, naging supporter niya. Brethren, sa bawat paghayo natin, kinakailangan meron kang maligtas. At kinakailangan mula sa lugar na iyan, magkaroon ka ng supporter. Anong supporter? Papanong supporter? Sa lugar na iyan, yung susuporta sa'yo, dyan magkakaroon ng Bible study. Amen. Yan, magiging contact person niya. Isa lang na kayo magpa-Bible study sa gitna ng kalsada, hindi pwede yun. At least sa mga bahay-bahay, sa mga garahe, saan man. At sa mga lugar na iyan, yung mga mawiwimor yan, ay makakatulong pa rin yan sa pagliligtas ng Haleluya. Amen. At the same time, may tendency na makasupport sila financially. Amen? May tao pa ba rito? Amen. Kagaya ako. Nagpunta ako rito sa lugar ng Baisyan, ng Gimba. Wala naman ako kilala nito. Hindi naman ako taga rito eh. Pero ako ay nagpapasalamat. Kasi pagdating ko rito, may tulugan ako. At dati, tinitingnan ko yung kisami. Kinakabahan ako. Baka malaglagan ako ng kisami. Pero ngayon, hindi na. May tao pa ba rito? Pagpapakan natin ang mabubuting supporter. Pag sinabi natin supporter, iba't ibang uri ng pag-suporta yan eh. Amen po ba? Bakit tayo may mga Bible study sa iba't ibang lugar? Limbawa sa Tanlo, sa Talugto. Bakit tayo may mga gawain doon? May mga tumugon, tama? At sila ngayon ang katuwang natin para palakihin ang lugar na ang magawain sa lugar na yun. They are now our supporters. Amen? Palakpakan natin sila. Kaya po itong pong si Apostol Pablo, kung pinagpatuloy niya ang kanyang sarili na ginagawa ang hindi tama, eh may tendency po hinasabi siya ng Lord. Alam niyo po kung bakit maraming premature death? Inamamatay ng maaga? May pinapagawa kasi ang Lord sa kanila, ayaw nila. Pinatakasan nila. Brethren, pakinggan natin itong maigi. Lahat po ay tinatawag po ng Diyos para mangaral. Pero hindi lahat ay head. Iyon tayong maging assistant, wala naman problema eh. Kasi pagdating ng langit, lahat naman tayong heads eh. Amen po ba? At kahit na assistant tayo, hindi tayo mababa sa paningin ng Diyos. Diba, hindi ka PNP chief eh, hindi mo na pagbubutihin ng pagiging pulis. Or diba, hindi ka chief of staff ng EFI, hindi mo na pagbubutihin ng pagiging sundalo. No. Or diba, ikaw yung anak at hindi ka nanay eh, hindi mo na pagbubutihin ang pagiging member mo ng family. And many wants to become heads na hindi naman sila heads. Nagiginig pa ho ba tayo? Marami silang mga pangarap na hindi naman tamang pangarap. Marami silang ginagawa na hindi naman kalooban ng Lord. Kitao pa rin po dito. Kaya one time, tinawagan ko isang kapatid. Sa pagkakabalitaan ko mismo sa ating mga kapatid, siya nawala sa church niya at ngayon ay may sariling iglesia. Siya na ang sabi ko sa kanya. Sabi ko sa kanya, hindi kita pwede pabayaan. Naging bahagi ka ng buhay ko. Kasi siya na ang sasabihin ko sa iyo. Kapag alam mong tama ang ginawa mo, ituloy mo.
Kaya kapag hindi tama ang ginawa mo, isa lang ang sabi ko sa iyo, huwag na huwag kang mahiyang magpapakumbaba. Nanginginig ba mo ba tayo? Huwag na huwag kang mahiyang magpakumbaba. Aminin mo ang mali mo. At ang sabi ko sa kanya, nandito lang ako. Personal ko ito na pagtawag sa iyo upang sa ganong gabay mo. Nawa makinig siya. Kasi kung magkaminsan, pwede natin ipilit ang gusto natin. Pero baka hindi kalooban ng Lord. At baka hindi lamang tayo maparusahan, baka makuha na tayo ni Lord. Isang pastor sa parte ng Bicol, paalis na siya, patakas na siya. Dumating ang isang apostol ng Panginoon para hamunin siya. At sabihin sa kanya, huwag kang aalis. Sa lakas ng anointing ng apostol na iyon, na hindi niya maintindihan na naranasan niya sa taong buhay niya. Pag-altar ko ng apostol, natatagpuan niya ang kanyang sarili na sa paanan ng apostol, iyak ng iyak, kalalaking tao. Nakikinig pa ba tayo? At ang sabi sa kanya ng apostol ng Panginoon, your ministry will grow and your ministry will expand. Hindi ka lamang dito sa barrio ito, sa barangay na ito, aabutin mo ang Catanduanes. And not only Catanduanes, even the Bicol and that's the Philippine Islands and the Mindanao Nations of the world. Pero dumating ang punto ng buhay niya na sa kanyang paglaki na, nakalimot na siya sa apostol. Napiling niya, apostol na rin siya. Napiling niya, hindi niya nakailangan ng apostol. Hindi niya na maiprepare ang pagbabalik ng apostol. Sapagat ang tingin niya, magaling na rin naman siyang mangarap. Bumabagsak na rin naman yung mga tao. Umiiyak na nga rin naman. At kailangan po natin ng apostol dito. Galing ko na mangarap eh. Umiiyak na rin naman yung mga tao. Nagbabagsakan na rin naman yung mga tao eh. Bakit kailangan po natin ang apostol dito? And this is very true. Yun ang naging kaisipan niya. Eh, na-impartan siya, naturuan siya eh. From nothing eh. To something. Natutong makaral, dumaling. Natutong mag-administer. Umiiyak yung mga tao, bumabagsak yung mga tao. Naghiiyakan, naghahagulgulan. And he forgot the apostle. The apostle is his father. In the Lord. His spiritual father in the Lord. Muli, pinadaahan-alahanan siya ng apostol. O ganyan, tutoy. Hindi mo dapat lagyan ang hindi mo tawa. Hindi ka ba natutuwa sa kinalalagyan mo ngayon? At yung hindi mo tawa, gusto mo pang lagyan? Nakikinig pa ba tayo? Parang yung mga Levita. Anong sabi ng Lord sa kanila? Mga Levita, hindi ba kayo natutuwa? Nagsisipaglingkod na kayo kay Lord? Bakit yung pagiging saserdote, gusto niya pang kunin? Sa English, priests. Sa Tagalog, hindi pare, saserdote. That is the right meaning, the right interpretation, Tagalog word. At ano yung mga Levita? Ang mga Levita, ito yung mga umaawit, tumutugtog, sumasayaw sa Panginoon. Sila yung mga workers. But the priests, sila yung mga preachers. Sila yung mga heads. Sa Old Testament, sila yung nagsusunog ng insenso, ng mga offerings. Pero Old Testament yun, ngayon hindi na uso ngayon yan. Iba na ngayon. Alam nyo, ang mga sinusunog ngayon, ano na? Yung masasama natin ugali ng sinusunog ngayon. Brethren, anong sabi ni Lord, bakit kayo ganyan? Kayo naman yung mga manggagawa na ng Panginoon, ginagamit na kayo ng Lord, mighty and effectively, kinausap sila ni Moses. And bakit naghahangad pa kayo ng hindi naman sa inyo? And this is a warning for all. Para nag-aaroon tayo ng maturity. And this is an apostolic message, apostolic preaching. Nobody can preach it. And hindi, walang nakakapangaral ito, malibang apostol at apostolic ministry. Hindi mo ito matatagpuan sa mga solubining ministry, charismatic ministry, conference training ministry, at mga pangangaral ng bishop.
Alam mo ba na binarningan siya? Ayaw makinig. Alam mo nasaan na siya ngayon? Patay na. At wala tayong marapal, wala pa rin tayong magawa. Sabi na lang ayaw makinig, pinuntahan pa rin natin. Upang damayan ang kanyang asawang iyak ng iyak. Aluin. Sapagkat gumagamit sa hindi nasisiyahan yung sa tawag nila, yung dapat na lagyan nila yung tawag nila, meron naghahanap pa sila ng iba, hindi na kami. Hikili ko ba tayo? Anong nangyari kay Korah, Dathan, and Abiram? Ito yung mga nagrebelde. Kila Aaron. Ano man nangyari? Bumukas yung lupa at kinain sila. Bumukas yung lupa at kinain sila. Sino po ang masasabi ko sa ating lahat? Kapag naangita ka ng mga lingkod ng Diyos na nagkamali, sa tingin mo nagkamali, pinakamaganda, do not say anything against them. Kumano mo na lang sila? May nakikinig pa ba tayo? At pumunta ka na lang sa tama. Doon ka sumama sa tama. Kasi alam mo, mali yun eh. Pero, at kung hindi ka naman tinatawag ng Diyos para magtayo ng tama, mag-put up ng sariling church, huwag na huwag mong gagawin yan, delikado. Kasi ang dali lang magparito ng sake. Pwede nga magpalagay ng pangalan, Satan is my savior. And Satan is the savior of the world. Pwede mo namang ilagay yun eh. Pero ang tanong, kapatid, talaga bang yung pinapagawa sa inyo ng Diyos, ginagawa mo ba? Kaya napakapanag ninyo. Kasi tinuturoan kayo ng tao. Alam ninyo, kung sakaling hindi mo pa ginagawa ang tama ngayon, at least alam mo kung ano ang tama. Pag naisip mo nang gawin ang tama, alam mo kung paano mo gagawin ang tama. Kasi maraming tao gustong gawin yung tama, hindi makagawa sa tama, nakikinig pa mo ba tayo? Sapagat hindi nila alam ang tama. Kaya napakaganda at napakapalad natin sa iglesyang ito, tinuruan tayo ng tama. At nawa isang araw, sakaling hindi pa ngayon, huwag lang maging huli ang lahat. Huwag lang tayo biglang mawala o huwag lang dumating ang rapture of the church. Nawa magawa natin ang tama bago maging huli ang lahat. Amen. Kalapakan natin si Lord. At mga minamahal, sa aklat po ng Lumang Tipan, dumating po ang panahon na si Saul ay patay na. Talagang wala namang magagawa kung ipalitan ni David sapagkat siya talaga ang kapalit. Si David is a man after God's own heart, a worshiper. Si David ay isang taong talagang hinahangad niya ang banal na presensya ng Diyos. Ang unang naisip ni David, ibalik ang Ark of the Covenant. Ano ibig sabihin ng Ark of the Covenant o kamanantipan? Pakinggan natin maigi. Alam mo ba nung unang panahon ang Holy Spirit, ang presensya ng Diyos ay nasa templo lamang, nasa Ark of the Covenant lamang. Pakinggan maigi. Iba na ngayon, ang Holy Spirit ngayon nasa puso na natin. Mapalad tayo ngayon. Pakinggan mo siya. Noong unang panahon, kapag sila Samson ay iaanoy ng Lord, iaanoy siya. Gumaganon. Pero iba na ngayon, nasa, ang Holy Spirit nasa iyo. Unang Juan, dos Gis, dos Nueve, hanggang Gis. Unang Juan, dos Nueve, Gis. Iba yung Juan, ha? Iba yung unang Juan. So, mga minamahal, ang gusto ka, nung si David ay naging hari, and listen very carefully, ang naging pangarap niya, ibalik ang presensya ng Diyos, ibalik ang Ark of the Covenant, ibalik ang kamanantipan. Kaya, masabi mo sa akin, bago lang ako sa Panginoon, ano ituturo ko? Pag ako'y hahayo, itong mga tinuturo ko, tinuturo namin, ituturo ko ito. At kung ano pa yung mababasa mo sa Biblia, at kung meron pang kulang, magtanong ka.
dumirekta ka na sa akin. No problem. Nangiginig pa ho ba tayo? Ngayon, isa pang maganda kay David. Gusto niya lagyan ng templo ang Panginoon. Dangat nga lamang, masunurin sa David ha, pakinggan ninyo. Dangat nga lamang si David, hindi siya administrator. He was a warrior. Kaya ang sabi ng Lord sa kanya, David, ang pangarap mo maitayo ang templo. Matutupad. Dangat nga lamang hindi ka, because you are a man of war. Ang magtatayo ng templo ang anak mo si Solomon. The word Solomon came from the Hebrew word shalom, na ibig sabihin peace. Kaya pag gumanyan ka, sabihin mo shalom, peace. Pag ganito, hogi. Pag babae, maganda, guwapa. May kilig pa ba tayo? And brethren, kanina o magamay, sabi ko, Lord, bago dumating po yung anniversary namin, dito ha, sa Ipsa Limba, sabi ko, kung luluubin mo pang nandito pa kami, kasi baka makabili na tayo eh. Numanin mo, di ba? Kita ko ba? Para dumating na yung pera mo. Ito ang sabi ko kay Lord, bago dumating ang anniversary natin, baka pwedeng kausapin natin si Carrie, hindi muna tayo magbayad na isang buwan. Yung isang buwan na yun, ipagawa natin ito, ipapipura natin. Amen? Maayos ba? Okay ba yun? Pero sa mga sagot, unsin natin, pagandahin natin yung mga dapat i-refer niyan, i-refer niyan. Amen? Unsin sa mga sagot, kung pinapaganda natin ang ating bahay, masigit nating pagandahin ang bahay ng Panginoon. Ano ang dapat mas pagandahin? Bahay ng tao, bahay ng Diyos. Bahay ng Diyos. Ano ang dapat priority? Bahay ng tao, bahay ng Diyos. Bahay ng Diyos. Kaya anong sabi ng Panginoon sa Malakay 3:8 hanggang 10? Okay. Alay, ninanakawan ninyo ako. Ang tanong ninyo, pwede ba gang nakawan ng tao ang Diyos? Alay, pwede! Sabi ni Lord. Hindi niya binibigay ang inyong mga ikabuhatan doon. Hindi masamang magsulat ng prayer request, ituloy niyo yan. Pero ituloy din niyo ang inyong mga ikabuhatan doon. Hindi ba ganun niyo alam ang inyong mga ikabuhatan doon? Ay, para may pagkain sa templo. Ano yung sabi ng pagkain sa templo? Para may pangangailangan sa loob ng church. At ang mga manggagawa ni Kristo Jesus ay patuloy na nakakapag full-time o na meron silang pagtukol sa kanilang mga pangangailangan. Amen! Kaya ako, nasubukan ko yan. Kahit na wala namang bahay, pagkain sa bahay ng Panginoon, full-time pa rin naman ako eh. Ito fasting. Naalala mo yung dati nating membro, matataho. Sabi niya. Naku po, sabi niya. Kasi nagkaroon ng problema yung taho noon eh. Kasi meron daw formalin. So is time yung mag-inala ng taho. Yung formalin sa patay. Pampatigas daw. Na is time yung malala mag-inala ng taho. Hindi po kami nakakapag-inala ng taho ngayon. Ito sabi ko sa kanya, abay, napakaganda! Dahil wala kayong nabuhay ngayon, nakakahayo kayo. Abay, makakahayo kayo kasi panitindan ninyo, hindi na kayo nakakahayo. Abay, maganda. Purihin ang pangalan ng Diyos, wala kayong tinda ngayon. Abay, hayo. Hala, sige, pumalaot ka. Itaas ang layag, dalhin ang bangka. Kanta yan eh, ng mga kumahayo. Ito pa, ako sabi niya, lingkod ng Diyos, magugutom po kami. Wala kami kakainin. Abay, napakaganda! Hindi lang kayo makapanalangin.
makakapag-ayuno pa kayo. Kaya kung magkaminsan, kung merong mga pansamantala nawawala, huwag kang malungkot, baka merong magandang layunin si Lord. Amen! Eh, kung pinag-pray mo, hindi ka sinagot, eh merong nakalaan para sa'yo. Amen! Eh, kung sinagot mo, iniwang ka naman, eh merong nakalaan para sa'yo. Huwag kang mag-alala. Eh, tao pa ba? Lilingkod mo, Diyos, lumilipas na ang buwan ng puso, wala pa rin ako. Huwag kang malungkot, marami pa namang buwan ng pusong darating. Eh, hindi naman natatapos yung araw, buwan ng puso. Lagi namang may Pebrero sa kalendaryo, tama? Yeah. Oh. Pag wala na Pebrero sa kalendaryo, malungkot ka na. Eh baka po sa darating na panahon, kubot-kubot na ako bago dumating ang forever ko. Abay, huwag kang malungkot! May kasabihan, age doesn't matter. Amen! Di ba? Aanin naman mag-arongan ng ka-forever ng bata ka pa. Eh hindi naman pala yung totoong ka-forever mo. Eh kahit naman medyo uugot-ugot yun eh. Darling, ikaw talaga ang perfect will ni Lord sa akin, darling. Nakatukot eh. Oh, nasagot naman. Oo, oh, nga, darling. Ngayon, balikan natin ito. Dito na ang magbawakas. Mahaba na ako eh. Dito na ang magbawakas. Sa aklat ng ikalawang Samuel, sa 6:1-7, ikalawang Samuel 6:1-7, 2 Samuel chapter 6 verse 1-7. Ang ginawa ngayon ni Haring David, eh, ignorante siya. Ignorante siya. 2 Samuel 6:1-7, ignorante siya. Yung Ark of the Covenant, yung kaban ng tipan, sino kayo sa kuliglig? Eh, hindi pala sa kuliglig, sa kariton. Sino kayo sa kariton? Hindi dapat sinasakay sa kariton yun. Dapat yun ay nilalagay sa balikat ng mga Levita. Ngayon, dahil nakalagay sa kariton, yung oxen, may sambol. Napatid yung oxen. At dahil napatid yung oxen, nakikinig ko ba kayo? Lalo na, magwawakas na ako. Magpimatutulog. Baka tapos ng service, tulog ka pa. Na-istambol ngayon yung oxen. Anong ginawa ni Usa? Si Usa. Binabantayan niya yung kabanantipan, yung cart. Alam mong ginawa niya? Hinawakan niya yung kabanantipan. At yun ang malaking pagkakamali niya. Hindi niya dapat hinawakan yung kabanantipan. Hindi siya dapat lumapit, hindi niya dapat hawakan yun. Sapagat hindi siya qualified to own. And listen very carefully. Maaring tama ang motibo mo. Maaring gusto mong gawin ang isang bagay. Ngunit hindi yan ang pinapagawa sa iyo ng Diyos. Huwag na huwag mong gagawin. Anong nangyari? Namatay si Usa. Premature death. Hindi yung nakakatakot eh. Yung alam mo hindi mo katatrabaho, ginagawa mo. Yung alam mo hindi ka na mag-help, dinayag din. Nakakatakot eh. And rebellion is punishable by death. Eh kung diyan ka pa talaga tinawag ng Lord ko. Pero kung hindi diyan, isip-isip muna pag may time. Nakikinig pa ba tayo? Naulungaan ba ninyo ako? Kaya ano pong ibig kong tukuyin? John 15 verse 16, Juan 15:16. Juan 15:16. Nakikinig pa ba tayo? Ano ang sabi ng Panginoon? Makinig tayong maigi.
ako ang pumili sa iyo. Inuulit ko, naging Kristiyano ka, napagsama ka sa iglesia nito at nagsama-sama tayo. Ano mo ba kung sino ang pumili sa iyo? Ang Diyos mismo. Yes. Ituloy mo ang pagpapabubuhay para sa Diyos yan. Ituloy mo ang paglilingkod sa Diyos para sa Diyos yan. Ituloy mo ang paghayo para sa Diyos yan. Ituloy mo ang pagliligtas ng kaluluwa para sa Diyos yan. Ituloy mo ang pagkakaloob para sa Diyos yan. Gawin mo ang lahat ng the best para sa Diyos yan. Anong sabi ng Colossians 3:23-25, Colossians 3:23-25. Lahat ng ginagawa mo, huwag mong gagawin sa takot. Gawin mo ang lahat ng ginagawa mo para sa Diyos. Nang ibig sabihin, yan mong ginagawa mo yan para sa Diyos. Keep your best. Huwag mong i-take for granted. Pag ginagawa mo lang para sa tao yan, titigil ka na eh. Pero anong sabi ng Colossians 3:23-25? Meron kang reward sa Diyos. Palakpakan natin si Lord. May reward ka sa Diyos. Ang pagbabagong ginagawa mo para sa iyo yan. At pag ikaw ay nagbago at tinutulungan mo silang magbago, nagiging instrumento ka ng Lord. May tao pa ba rito? Alam mo ninyo, kapag nagagawa ko ang kalooban ng Diyos, nag-iisa ako, umiiyak ako. Misyon, nakikita ako ng mga kasama, ng pamilya, ng mga leader, mga full-time, nag-iisa ako, bigla nila makikita, umiiyak ako. Tataka na sila. Alam nyo kung bakit ako naiiyak? Kasi nagpapasalamat ako, nagiging instrumento ako ng Diyos. Kalapang natin sila. Ano mo? Yung makaranas ka ng kabutihan ng Diyos, ang sarap. Yung maging instrumento ka ng Diyos para ang kabutihan ng Diyos, maranasan ng marami, mas lalo mas masarap. Alam mo ba, gawin mo sana ito. Tuwing lalabas ako ng tahanan, ito ang lagi ko sinasabi sa Diyos. Panginoon, sino man ang aking makakasalamuha, make me a blessing to them. Make me a blessing. Be a blessing to your teachers. Be a blessing to your classmates. To your teachers, to your classmates, to your professors, to your schoolmates. Be a blessing to your students. Be a blessing to your superiors and to those who are under you, sa mga subordinates mo. Be a blessing. Alam nyo, ang maraming tao, makasarili. Ano ang makukuha? Ano ang makakapit? Ano ang matatanggap? Ano ang mapapala? Laging ganun. Ano bang makukuha ko rito? Ano bang makakapit ko ito? Matatanggap ko rito? Minsan, ginagawang alkansya ang Diyos, ang gawain ng Diyos. Na pag gusto niyang basagin, may makukuha siya. Minsan, ginagawa nilang ATM ang Diyos. Kaya pag tinesting ng Lord, hindi mo na katasagutin, hindi na dadalo, hindi na maglilingkod, tinesting lang ng Lord. Alam niyo ba na ang Lord lang titesting? Amen! Hindi sa flu. Kung paano ang tao nang titesting. Ako rin, minsan nang titesting eh. Tinagpasdan ko yung mga kapatiran. Wow, kasi sipag. Merong nakatalaga para bumili ng almusal nila. Napagod. Nakatulog. Sabi ko, ako na ang magpapa-almusal sa mga taong ito. Abay, nagulat ako. Yung isa, nagpapatuloy na nagwawalis. Wala, yung isa, nandun na sa kwarto, nag-FB na. Patay ka. Ganyan din ang marami. Alam na niyo, nandito ka para makinig ka o nag-aharutan na kayo yan.
Alam na Diyos kung nakikinig ko o pag-iupo at pinapasayaw ko. Alam na Diyos yan. Alam na Diyos yan kung nandito ka o lumilipad yung isip mo, nandito ka nga. Ano kaya ang ulang mamaya? Alam na Diyos yan. Hindi natin pwedeng gayaan si Lord eh. Kaya sabi ng Lord, John 15:16, huwag kang magpabaya, huwag kang magkulang, huwag kang magkasaya ng panahon. Kasi ang Diyos ang tumahod, ang Diyos ang pumili sa'yo. Alam niyo, napasama kayo sa iglesia nito? Ang Diyos ang nagdala sa'yo rito. Nakita-kita tayo, nagtagpo-tagpo tayo. Pinagsama-sama tayo ng Panginoon. Although kung magkami siya, nagkakatampuhan ng konti, konti lang naman. Masigit naman ang papapatawaran, tama? May tao pa ba rito? Kaya yung mga naliligo at nalilis ng lagdas niya, kalabitin ninyo. Ano bang dahilan? Ba't ikaw umaatin dahil di ba ako nakabayad? Oo nga! At ang sabihin mo, patawad. O kaya hulug-hulugan mo ng konti para umatin na. Kaya kung talagang di mo kaya hulug-hulugan, sabihin mo, patawad! Eh tama ko ba rito? Minsan alam ninyo, iba't ibang dahilan kung bakit iba hindi umaatin. Minsan nag-aawan tampuhan sa mga kapatiran, dinaatin, dinadamay si Lord. Minsan naman na-break, dinadamay si Lord. Minsan hindi sinagot, dinadamay si Lord. Minsan nagkaroon ng problema sa asawa, sa anak, sa magulang, sa kapatid. Dinadamay si Lord. Aatin ka, nagkaroon sila ng away sa bahay. Hindi na ako aatin! Pati si Lord, dinamay. Ganun kasi natang nilun sa away ninyo. Hindi naman si Lord ang nang-away sa'yo. May tao ba ba rito? Huwag natin didamay si Lord. And always give grace. Alam ninyo, and listen very carefully, namumuhay tayong pinutularan si Christ Jesus. And we are desiring for perfection. And we have to desire for it. Pero alam mo ba, bilang tao, nagkukulang pa rin tayo. Tama ba mali? Tama! At aminin mo na tao ka pa rin na may pagkukulang. At hindi parang nakamumingi ng tawad. Lord, patawa! Humingi ka ng tawad. Humingi ng tawad sa kanila. Ah? Magpatawad tayo. Umintindi, umunawa tayo. Ganun lang talaga. Itawa pa ho ba rito? Kasi pag hindi natin gagawin yun, wala, maghihiwalay tayo. At yung mga marami dyan na medyo naliligaw, naliligaw sa landas, payuhan ninyo konting pasensya. At sabihin sa akin sa inyo sa kanila, kung meron kang iiwanan, huwag si Lord. Kung meron kang kalilimutan, huwag si Lord. Kasi pag dumating ang time na iniwan at kinalimutan ka ni Lord, impyerno ang pupulutin. Magpipinoyhin nyo kayo ni Satan. Masabi, mainit? Oh, mainit. Tubig na kumukulo? Hindi. Nakakapaso? Oo. Naglalagab lang. Oh, oh, oh. Walang tigil na kapulo. Oo. Kaya hindi ko mo ba tayo? Kaya sabi ng Lord, huwag kang magpapay. Nagusto kong sabihin sa inyo, supuro-supuro na ito eh. Hindi ka papabayaan ng Diyos, hindi papabayaan ng Diyos ang pamilya mo. Kapag ikaw ay inuuna mo lagi sa Lord, at kahit ayaw ng pamilya mo, sinisigaw mo silang laging ilagay o paatinin at gisingin. Gising na, nagpuyat ka na naman sa donta. Tumisig ka na, mauna na kami, humahabol ka. Kahit maliit ka ng konti, at least nakahabol ka. Ano sabi ko sa isang nangangaral? Walang apostol na pwedeng, walang apostol. Pag ang isang tao apostol, only the apostle can advise him. Kaya ngayon akong isang apostol, sabi ko sa kanya, yung mga anak mo,
stumbling block. Apostol yun ha, pero mga dami, stumbling block. Sabi ko sa kanya, kahit na mga anak mo nasa bisyo't kasalanan, ilagay mo sa open prayer. Ilagay mo sa closing prayer. Pag special number mo pa rin. Bakit? Upang sa ganoon, kahit ayaw nila, nakikinig ko pa tayo. Isang araw, yung maganda, gugustuhin na rin nila yan. Ganyan ang gawin nyo sa inyong mga mahal sa buhay. Kahit na ayaw umatid, hindi yung, ayaw mo umatid? Mahala ka sa buhay mo, sa impyerno ka! Huwag ganoon. Sabihin mo, ayaw mo umatid, umatid ka pa rin. Ayaw mo maglingkod, maglingkod ka pa rin. Ayaw mo kay Lord, gustuhin mo pa rin. Kumbinsin mo siya. Dahil pag hindi mo siya kinumbinsin, malulungkot ka. Isang araw nasa langit ka, nakikinig po ba tayo? Amen! At siya ay nasa impyerno, sinusunog araw at gabi. Brethren, yun ang pinakamalungkot sa lahat. Sabi ko sa Lord, Lord, sayang. Kung ako na born again, estudyante ako, meron akong instant congregation. Ang classmates ko, ang teachers ko, the school, whether they like it or not, nangangaral ako inside the school. Kaya lang, na-born again ako, 21 years old na. Graduate na. Sayang. Kaya kayong mga hindi pag-graduate, ipagi like your school. Walang gagamitin ang Lord para sila maligtas di tao. Tingnan mo katabi mo. Tingnan mo katabi mo. Tingnan mo katabi mo. Huwag ako. Siya na nga ang gagamitin ng Lord. Para maligtas ang mga classmates, ang mga guru, ang mga kapitbahay, ang maraming tao hindi paligtas. Tayo ang gagamitin ng Lord. Dito sa munting ibabaw na ito, walang forever. E lingkod ng Diyos, sabi mo, matatapos ka na. E hindi mo makabuli, kailangan naman pag tinapos ko, kukawa naman sila. Digtan mo ng konti, pwede? Pwede. Nabait ako eh. Overtime ng konti. Alam mo, sa lupa, walang forever. Sa langit lang may forever. Sa ayon sa gusto kong magkamisa, nagsumpaan, pero hindi nagkasama sa habang panahon. Ganun pag susumpaan nyo, totoo yan. Huwag kang magalan. Huwag kang magduda. Hindi ikaw yung tinutukoy ko. Ay, totoo yan. Kung gusto mong makasama sila sa forever sa langit, iligtas mo sila. Ibahagi mo ang pag-ibig sila sa kanila ni Kristo. Magkaroon ng Bible study sa inyong mga tahanan. Kahit hindi ka pinumating, imbitahan niyo sino mga patiran niya. At mag-share ng salita ng Diyos. Isa lang ang gusto kong hilingin sa lahat ng mga gagawaan natin. Paghahayo ka, huwag kang mamumuta. Please. Paghahayo ka, huwag mong titingnan kung ano yung masarap na pagkain niya na kakainin mo. Paghahayo ka, huwag mong titingnan niya kung anong meron ka na makukuha at iuwi mo. Huwag na huwag. Kung sakali mang pautangin ka, at least, nagkusayan. Kung sakali mang binigyan ka, at least, nagkusayan. Kung sakali mang ipinadala sa'yo, at least, nagkusayan. Hindi ka nagkaroon ng pangnanasa. Mahirap yan. Hindi ka magtatagumpay sa buhay na ito. Pag nagbubuhay ka dahil sa mga pagpapala at mga pera. Nabubuhay ka sa paghahangad, hindi ka tatagal. At hindi ka magkakaroon ng integrity. Pagbubulong-bulongan ka. Ay, yan. Yung pag-uunyan, yan. Nung umuwi, nako, dinampo. Yung na yung mamahali namin doon, nilagay sa bar. Patay ka. Pinatulog namin sa kwarto, pati yung pabango kong ano. Yung Cortapia Secret, in-spray sa katawan. Patay ka. Yung integrity mo, madadali.
Diyos. May tao pa mga rito. Amen. Eh, minsan ang tao pa naman, hindi nakikita yung mabubuti mong nagagawa. Kasi nakikita yung kunti mong mali. Di ba parang cotton ball? Di ba? Ang laki ng white. Lagyan mo ng tuldok na mali. Anong nakita mo? Tuldok. Tuldok nakita niya yung white, hindi niya nakita. Eh, ganyan pa naman ang tao. Mabuti na lang ang Diyos ang nakikita, hindi ang tuldok ang white. At gusto kong sabihin sa inyo, sa maniwala ka sa hindi, tignan mo katabi mo. Tignan mo, huwag ako. Siya na talaga ang pinili ng Diyos para maligtas. Siya na talaga ang pinili ng Diyos. Siya na talaga, wala na iba. Amen! Ang lahat ito kayo. Iiwan ang lahat ito kayo. Iwan ko tayo tumigit. Sige po, kung nyo ang tingnan kaliwat ka na hindi ko tatarapan, hindi mo po tayo tumigit. Ipag-iingat mo sa Diyos para sa kaligtasan ng marami kaligawa.
sabihin mo sa Panginoon na pagpalain naman na ng sobra-sobra. Pangat, tinutulong natin sa gawain ng Panginoon. Lupang hindi lang tayo masiyahan. Masiyahan din ang parati. Sa lahat ng nakikinig at nanonood, sa lahat ng nandito na gustong magtalaga ng buhay sa Diyos, at muling magtalaga ng buhay sa Diyos, taas mo ang dalawang kamay mo patungo ng langit. Please, huwag mo nang tingnan, galiwat ka ng likod at hurakan. At habang nakataas ang dalawang kamay mo patungo ng kalamitan, kayong mga nakikinig at nanonood, isa ng paglang, at kayo namang mga narito, personal, hawakan mo na ang bag at ang pitama mo. Pwede ba lahat narito sa harapan? Hindi na. Magtalaga tayo ng buhay sa Diyos at magtalaga tayo muli ng buhay sa Diyos. Sige po. Running the race to win. Ang aming Diyos na pinagliligtas.
at tunay nga pong buhay ba? Salamat po Diyos ang marami. Wala pong sasayo sa inyo pag hindi naman kayo babagsak, wala kayong bumagsak. Kung babagsak kayo, siguro bumuga lang kayo. Forgetting what lies behind. Bye.
At yung mga practice ng mga dance and tambourine, mga praise and worship,
Kaya kasilusuhin po natin lahat yun. So wala nang announcement. Mga daddies, may announcement pa tayo? Wala na? Wala na. So kung wala na, tayong lahat ay tumayo. Sinong closing prayer natin, Pastora? Si Sister, si Pastora kata. O kaya Pastora, gagalingan mo palagi. Huwag ka nang mag-jeans, Pastora eh. Pero pansamantala, pwede kang mag-jeans. Hindi ka. Ang susunod, mag-dress ka na, Pastora eh. Sige, tayong lahat. Maraming pong salamat sa araw na ito. Tuloy mo kami din niya ako sa iyong bahay palangan. At maraming salamat din po sa iyong tinurong abang lingkod. At itasapuso po namin ito, hindi lang po sa pang-araw-araw. At Lord, mapadala pa po kayo ng maraming kaluluwa na hindi pa naliligtas, Panginoon. At kailangan po nila na makakilala sa iyo, Panginoon. At napapasalamat din po kami, Panginoon, at idinako mo ang iyong mga lingkod dito. At sa kanila po pag-uwi, Panginoon, na ingatan nyo nga po, Panginoon, sila at alisin ng harap sa gabal sa daraanan. At nagpapasalamat din po ako sa ating mga kapatiran na nagsipagdaro, Panginoon. I-bless nyo nga po sila, Panginoon, upang makapagbigay pa ulit, Panginoon, na masigit pa sa kanilang pinakalob, sa kanilang puso, sa pagbibigay, Panginoon. At sa mga hindi pa po dumalo, Panginoon, ay kabalas. Ito nga po ilagay niyo po sa kanilang puso na kailangan po nilang makilala kanila ng lubusan. Ito lang po ang samot dalangin ko sa ating Diyos na buhay. Amen. Everybody.